maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ay ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Crescendo Engineer Rosendo. So, hello po! At ang ating guest co-host, si Dr. Lina Policarpio. Hello po! Hello, Miss Amy! Hello, Dr. Lina! Hello, sir! Matagal na tayong hindi nagkita. Sa wakas, ito ulit after a year yata. Almost a year na ba? Bilis ha? Parang 1 year na. Wow, grabe. Anyway, kamusta po kayo? Kamusta ang pagbababuyan? Medyo lailo pa rin. Bali, 10% lang sinusubukan. Pero nakakatakot kasi mga bagong outbreak. And naririnig natin from mga nearby town and municipality. Mm-hmm. And province. So, alternative ang pinupus natin, other protein source, di ba? Yeah. Opo, yun. Kaya ang balita, di ba, maraming ang nagpunta sa pagmamanukan, sa layer raising. Layer. Kaya lang, oo, maraming nag-layer. Pero ngayon, medyo mababa pa rin yung presyo ng itlog. Baka dala na din ang marami talagang pumasok dito sa pagmamanukan. Yes. Pero Dok Lina, sa ngayon, mabilis pa rin yung itlog, no? Medyo gumagalaw na. Compare sa other protein source, ang baboy, hirap sila magbenta rin, no? Yung itong chicken, umaangal din. Hirap din. So, at least yung itlog hindi na import, kaya maski paano, local production. At saka considerably, pinakamura nga na protein source, and dala na rin nga siguro itong ng pandemic na yung kakayanan ng mga tao na makabili din ng baboy at manok siguro, hindi natin alam, baka ganun din ang epekto. Yeah. Pero ang inflation, mataas pa rin. Tumaat pa. Itong focus yata, sabi nila, isang 4.7, tumaas pa. Ayun, mga around that figure po. Kasendo, sa palagay mo ba na ngayon pumasok yung Burmans, magkakaroon ng pagbabago pa dyan sa inflation saka sa presyuhan ng ating mga agri goods? Siguro yung movement ng baka pwedeng gumalaw ng konti kung may pera na yung mga tao. Mm-hmm. Yung pag-ani ng mga produkto natin, at least makakabili na sila. Pero yung ang problema kasi yung lockdown. Yes. Malaking abala, no? Na hindi makalabas yung tao, ganun, hindi makatrabaho. So yun, talagang naka-apekto dun sa purchasing power ng mga kababayan natin. Hopefully, kasi nung Miss Amy, dito sa granular lockdown, medyo mag-improve ang ekonomiya nga. Wag lang sana dumami pa yung mga kaso kasi parang counterproductive din kung mangyari yun. Pero yun, with the right health protocols in place, yung tamang pag-iingat ng mga tao, sana makatulong. Yeah, Doctrina, at Amy, nakita ko dun sa world monitor ng COVID, number 5 na tayo, number 6 na sa buong
yung mga new infection talagang ano nakakatakot at dapat talaga maski na nakabakuna ka na, social distancing, mask, kailangan lahat yun. Opo. Kaya nga, Tasendo, ang natin dito ngayon, eh, yung food security kasi pagkapunta ka ng grocery, talagang magkakaroon pa pa rin ng ano, time na makasama sa ibang tao, kahit may bakuna ka, meron kang face mask, hindi pa rin may iwasan. Eh, kung meron kang tanim sa sarili mong tahanan, mas safe ka. At alam mo na tumaas man yung pressure sa merkado, eh hindi ka apektado. Kaya sa ating show, na-promote natin yan. Tapos source of protein. Ngayon, Kasendo, pag-uusapan natin, mushroom naman. Wow, yun. Masarap yun. Paborito ko yun. Kalahati ako kumakain. Ang daming klaseng mushroom, no? Ano mong mushroom yung pag-uusapan natin ngayon? Opo. Kasendo, last time pinag-usapan natin, oyster mushroom. Ngayon naman, ito yung kabuting saging. Yeah, maganda yun. Nasubukan ko na rin yun sa backyard. Sa tabi lang ng bahay, pwede yan. Maganda yan, no? At least, yung mga interesado, sana magsubok din sa kanilang backyard. Opo. Kaya nga itong episode natin sa ating mga kababayan, abangan nyo po. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw nga, Doc Lina and Kasendo, meron tayong mga kasama. Siya po ay galing pa ng San Jose del Monte, Bulacan. At nagsimula po siya ng kanyang pagmamushroom 5 years na. So mga 2018, ganun na siya nagsimula. So ngayon po, siya din po ay veterinaryo at nag-practice po for 20 years. Ngayon, alamin natin kung bakit niya naisipan mag-mushroom. Kasama po natin si Brother Jerry Contreras. Hello po! Hello! Hello, Manong Jerry. Hello, Brother Jerry. Hello po sa inyong lahat, mga Agree Ako Dyan. Hello po. Sir, ang aming show ay may na-feature na kami mushroom. Ang mushroom namin ay oyster. Anong klaseng mushroom po ba yung inyo? Yung mushroom natin ay yung ano tinatawag na straw mushroom or kabuting saging. Na yun yung kabutid na talaga dito sa ating bansa sa Pilipinas. Itong mushroom may ano? Yung maliit ito, no? Yung maliit. Hindi. Mas malaki ito sa... Malaki, merong variety na maliit, yun yung local. Pero merong mga malalaki galing ng Thailand, mga tumitimbang ng 100 grams per piece. Wow! Malaki. So ito po yung pag umuulan, habi kinukwento sa kanila kanina, pag umuulan dati, kumikidlat at kumuulog, kinabukasan may nakikitang mushroom sa gilid, yes, ng mga sagingan. Ito po yun. Yes. Oo. Pero ang ginawa nyo is ginawa nyo itong parang commercial setting na, parang ganun po ba? Ang ginawa natin, yung mushroom na tumupo, sabi mo sa pagkakumikidlat, ang ginawa natin yon, ipinopropagate para dumami. Para kahit na hindi umuulan at hindi kumikidlat, pwede tayong magtanim ng mushroom. Yun po. Yun na yung ginagawa ngayon para masigurado na makapag-produce tayo ng maraming kabuti. So paano nyo po na gawin yan, ipropagate yan, at hindi, kasi nga sabi natin common yung oyster mushroom eh. So bakit nyo naisipan itong variety na to ang inyong ipropagate? Isa sa dahilan, madali siyang alagaan kasi yung temperature natin dito sa Pilipinas pitted doon sa pag-aalaga ng bulba. Tumutubo siya sa temperature na 36 to 38 degrees centigrade. Na yun yung common temperature na maganda para sa pagpaputubo ng bulba. Ikalawa, ang bulba mas mataas ang presyo kaysa sa oyster. Ang oyster sa retail price 200, pero sa bulba maabot ito ng 500 hanggang 600 pesos per kilo. Parang Jerry, parang konti ito sa market pa, no? Compare dun sa isa. Mas sa oyster. Konti. Yeah. Oo. Ang dahilan, kasi dito sa Pilipinas,
hindi masyado pang i-develop o hindi masyadong nabigyan pansin ang tungkol sa pagpapatubo ng kabuting saging. Pero sa ibang bansa, let's say kagaya ng yung kaibigan ko sa Cambodia, Myanmar, Indonesia, Thailand, more on mas marami ang nagiging production nila sa bulba dahil nga mas masarap at saka mas mataas ang presyo. So paano niyo po naumpisahan ito? So kunyari kami ay interesadong mag-alaga ng kabuti. Opo, paano natin itong simulan? Actually, sisimulan niyan una, kailangan meron ka talagang yung pinaka-fruit, yung pinaka-binhi. Binhi. Doon ka magsisimula eh, yung ka lang, meron kang seed. Ngayon, yung seed na yon, yun ang i-culture natin as F0. Yung F0 na yon, nung tayo nag-aaral sa eskwelahan noon, gumagawa tayo ng culture media. Ang ginagawa natin culture media sa paggawa ng F0, yung tinatawag na PDA, Potato Dextrose Agar. Yun po. Pero palibasa yung iba ay wala ng potato, minsan ginagamit yung hugas bigas, pwede rin yun. Yung hugas bigas kasi as source of nitrogen, tapos yung dextrose source of carbon, tapos yung agar, yun yung nagiging pinaka-media para mabuo. After na makapag-produce ka ng F0, pwede mo siyang i-transfer to grain. Yun ang sinatawag na F1. Parang din sa field natin, sa veterinary na pagka sa baboy, meron tayong F1, diba? Pagka yung purebred, ganun. Sa mushroom, naging tawag din dyan yung merong F0, F1, F2. Pero ang talagang kahulugan niyan, transfer 1, transfer 2, transfer 3. Okay, pagkatapos naman na mailipat ito sa F1 grain, dilipat na ito sa planting spoon. Ito naman yung planting spoon na inililipat na sa planting bed. Bali, ito yung spoon? Itong planting spoon nanggaling na to sa grain. Yung F1 kasi yung sa bulba F0 tapos nung mag-mature siya, inilipat sa grain tapos ililipat sa planting spoon. Pagkalipat dito sa planting spoon, pwede na itong itanim sa planting bed. Manong, magkano naman yung ano? Manong Jerry, magkano yung isa, yung hawak nyo, magkano binibenta yun? Tsaka kano kalaki yung pwedeng itanim? Sa prevailing price in the market, yung half kilo, binibenta nila ng 50 pesos per 500 gram. Pagka ikaw ay magpapatubo, yung 2 meters by 7 layers, gagamit ka ng 6 packs or 3 kilos ng planting spoon. Parang kakaiba po ito sa ano, no? Sa oyster mushroom. Kasi, di ba sa oyster mushroom, merong rooting bugs. Rooting bugs. Ito po, bed ang ginagamit. Oo. Ang talagang design kasi sa oyster, nakasabit siya, nakahang. At pagka makikita nyo sa mga puno, sa mga puno siya ng ano, ng mga akasya, puno ng mga mangga na nasa taas, yun yung oyster. Pero sa kabuting saging o pulba, talaga siya sa mga dayami, sa mga dahon ng akasya, dahon ng kawayan. Doon mo makikita pagka kumidlat, meron sisibol siya na mga kabuting saging. Opo. Sir, may nakita ako, ano yung parang alternative substrate nyo? Yes, oo. Ano po ito, sir? Kaya sinabing alternative, ang natutunan kasing substrate sa bulba, it's either rice straw, yung sa dayami, or banana leaves. Ngayon, para ang isang objective namin, kaya kami patuloy na nagre-research, at mainganya ang maraming mga magsasaka kasi minsan pagka wala silang banana leaves o pagka wala silang rice straw, hindi na sila makapagtatanim. Walang production. Kaya ang ginawa namin sa grupo ng ASF, nag-develop kami ng sabi nga innovation
nagkaroon kami ng mga twist. Hmm. Sabihin, lahat ng agricultural product pwedeng gamitin. Agricultural byproduct. Halimbawa, marami kang damo. Pwede mo siyang i-ferment, ang tawag dito, parang buruhin after na ma-develop yung tamang substrate na available para maging pagkain ni vulva, pwede na natin siyang gamitin. Kaya ang parang pinaka-objective namin, lahat ng agricultural byproduct pwede natin gamitin kay vulva. Hindi kagaya ni oyster na talagang nakarely lang siya sa sodas. Mm-hmm. So dun sa mga nakita niyo po na alternative na substrate, alin po doon yung pinakamaganda, maganda ang yield, maganda ang quality ng mushroom? Actually, when it comes to yield, pwede mo kasing lagyan niya ng composted additives. Halimbawa, ang ginamit mo ay rice straw. Ang rice straw, palibase masyadong malayo ang kanyang CN ratio, kumbaga, maunti lang yung sustansya niyang maibibigay. Ngayon, ang gagawin mo, dadagdagan mo siya ng composted additives. Para, kumbaga, para bang nito, gagawin mong fortified. Para ma-cook up niya yung nutrients na kailangan ni vulva, para maibigay pa rin niya yung production na kailangan. Kaya any substrate, kasi ang point natin sa mushroom, ang kinakailangan maging common goal natin, lahat ng waste product, utilize natin. Kasi from waste, maging kapaki-pakinabang. Yun ang objective namin, kaya nag-develop kami ng mga alternative substrate. Opo. Sabi mo, sir, meron kayong mga additives, di ba? May nakita ko yung cow manure, nilalagay natin. Gano'n itong additive? Yes. Kasi ang cow manure, basically, ang cow manure is already pre-digested. Kasi nagdaan na siya sa intestinal tract of ruminants. Kaya dumaan na siya sa chemical means, physical kasi ningangata, tapos chemical kasi yung mga enzyme, mga gastric enzyme, tapos yung mga sa bile enzyme. Paglabas niya, more or less, yung cow manure, halos maganda yung kanyang composition. Kaya usually ginagamit namin ito as kumbagay parang source of nutrient para tumaas yung availability of the substrate sa pagkain ni vulva. Pwede ba yung manure ng tupa, kambing, mga rabbit? Small ruminants. Actually, yung sinasabing kambing at saka tupa, pare-parehas yan na ruminants. Kaya sila lumalaki, usually pagka sinabing ruminants, wala naman talagang sustansya sa damo eh. Ang nagbibigay sa kanila ng sustansya, yung microorganism na nasa rumen, na nagpo-produce ng mga nutrients, amino acid, na yun yung napupunta sa laman ng baka, kambing at tupa. Yun eh. Yan, napag-aralan natin yan sa veterinary. Napag-ahalo na nga ni sir yung pagiging vet niya sa mushroom farmer niya eh. Ngayon, in-apply ko yon sa mushroom na kung papaanong yung baka nakapagpo-produce ng pagkain, pwede rin sa mushroom. Gagamitan mo lang ng technology. Opo. So, from, sabi nyo kanina, from the bed, bed na yon, di ba? Andun na po yung mga seedling natin ng mushroom. Ano matawag doon? Spawn. From the time po na itinanim sila doon or inilatag sila doon, gaano sila katagal bago ma-harvest? Okay. May tinatawag tayo dyan, day zero. Halimbawa, nagtanim ka ngayon. Bibilang ka lang ng 12 araw, aani ka na. Wow! Mabilis ha? Hindi kagaya sa oyster. Sa oyster, pag isinabit mo, minsan maghihintay ka 2 linggo bago bumunga. Tapos, para mo makuha talaga yung perfect yield niya, yung kompletong yield niya, maghihintay ka ng 2 hanggang 3 buwan. Sa vulva, once na itanim mo yung spoon ngayon,
bilang ka lang ng 2 linggo, aani ka na. Ganun kabilis. Bali sir, wala nang flashing. Direkta na to. Actually, yung sinasabi kasing flashing, ano yun eh, yun yung sa oyster, pagka yung halimbawa, kumani ka na. Opo. First flashing, second flashing, third flashing, ganun, di ba? Yes. Sa bulba, well, meron din sinasabing flashing, pero halimbawa, umani ka ng day 10 or day 12. Kasi pagka early yield, 10 days lang, aani ka na. Kagaya nung ipinakita ko kay Doc Lina na nahandoon sa basket. Day 10, umani na ako. Tapos hanggang ito, ang kagandahan ng tinanim ko doon sa basket, kasi ginamitan ko siya ng parang semi-indoor, hanggang 7 flashing, umani ako sa bulba. Kaya maganda yung naging production, kasi sa isang basket halos umani ako ng 1 kilo. Nang ginamit ko lang na spoon, halos kalahating pack. Halos kalahating kilo ng spoon. Kaya yung tatlong basket, kinanihan ko ng kulang 3 kilos. Na one, tatlong five, pack ng spoon ang ginamit ko. Naka 1.5 na kayo doon sa inyong ipunin na yun. Kasi sabi niyo 500 per kilo, di ba? Tapos nakatatlong. Nung bulba. Kaya maganda, isesend ko sana yung aking project feasibility sa iyo. Doon, pagka meron kang 10 plots ang isang farmer, sa loob ng isang buwan, kikita siya ng 16,000 sa mushroom. Oh! Oh! So, ang investment niya mo doon sa 10 plots, magkano'ng investment niya doon? Halos magsisales kasi siya ng mga nasa 22 to 23,000. Tapos ang investment mo doon nasa 7,000 lang. Lahat-lahat na 'yon. 7,000 investment, ang babalik sa iyo 16,000. Tama ba, sir? 16,000. Oh, magandang alternative para doon sa mga magsasaka or mga farmers natin, swine farmers na naapektuhan din, especially yung mga lalo naghintay, no? Naghintay ng paglaki ng palay, di ba? Dapat may alternative sila gagawin. Pwede nga. By the way, alam mo ba yung kinoy ni Mr. Jerry sa kanilang grupo, ASF, pero yung positive SF, Accelerated Sustainable Farming, o di ba? So, magandang pangalan din eh. Di ba 16,000 yung possible na maging income mo kung maganda yung magiging ani mo. So, ang tanong ko po, may mga factors ba nakakasira sa ating magandang ani? Ano po ito? Okay. Ang mga dapat i-consider para maging maganda ang ani, una, yung pagpili mo ng spoon. Kailangan para ring baboy na pipili ka ng magandang breed. Iseselect mo yung pinaka maganda, pinakamalaki, tsaka pinakamabilis tumapang. Sa yon. Number one, kinakailangan ang spoon mo is vigorous, active. Second, kinakailangan yung nutrients na nandoon sa planting bed, kung kulang, kailangan dagdagan mo ng composted additives. Yun yung pangalawa. Kaya parang sa baboy din, spoon, tapos yung nutrients, feeds, di ba? Ikatlo, management. Sa management naman, kasi si bulba, hindi kagaya ng tao yan na pagka malamig, pwede kang magpanginaw. Pagka naman mainit, pwede kang magpayong. Ang tao, nakakagawa siya ng paraan. Si bulba, wala. Kaya kinakailangan, kung mag-aalaga ka ni bulba, kailangan alam mo kung papaano siya magiging presko. Kaya doon papasok yung moisture and temperature. Kaya sa amin ang terminology yan, RH factor. Kailangan ma-meet mo yung tamang temperature, tapos maibigay mo yung tamang moisture. Okay, kaya sa pag-aalaga ni bulba, pagkatapos mo siyang maitanim, nilalagyan niya ng plastic. Kasi yun yung magpo-control para maibigay mo yung tamang environment at tumubo siya ng maganda. Ano-ano pa yung karaniwan na na-encounter natin na nagiging cause ng hindi magandang pag-produce ng ating mushroom?
Okay. Yung paano tinatawag... natin malalaman pala? Okay. After nung sabi nga yung sa moisture and temperature, isa pa sa dahilan kung bakit halimbawa na-maintain mo na yung moisture, na-maintain mo na yung temperature. Pero mali naman yung ano ginawa mong preparation sa beddings. Yung pala yung ilalim ng beddings, maraming langgam at saka maraming anay. Ang anay at saka langgam, paboritong-paborito niyan yung maysilya. Kaya pagka may anay at langgam yung beddings mo, eh wala nang maysilya ang tutubo kasi kinain na ni anay at saka ni langgam. Isang factor din yon yung pest infestation naman na tinutukoy. Ano po yun maiiwasan? Kunyari naka-indoor housing na kayo, di ba? Meron ba tayo gagawin sa paligid para maiwasan yung langgam at saka ang anay? Meron, yes. Sa outdoor, yung sinasabing outdoor, yung wala sa building, ang ginagawa namin noon, binubungkal yung lupa. Ang kausayan ng binubungkal ang lupa, kung halimbawa mabungkal mo, makikita mo kung may bahay ng anay doon o mayroong bahay ng langgam, edi automatic, masusugpo mo siya. Kung halimbawa nakita mong meron, ang gawin mo, lagyan mo siya ng mga, lagyan ng cow manure, CHR. Tapos ngayon, ang ginagawa namin, yung abo, hinahaluan namin ng asin, yun ay ibunibudbud doon sa pinaka-beddings. At ngayon, merong na-develop ngayon yung na sumisikat na vermicast. Vermicast, yes. Okay, vermicast, ito yun. Meron akong sample. Ang ginagawa dito, gumagawa ng vermity. Yung vermity is a product of aqua fermentation. Na ipe-ferment mo siya within 48 hours, makapagpo-produce ka na ng vermity. Yung vermity, napakahusay siya sa kahit sa mga infestation, basta in-spray mo siya, kahit sa halaman na inaalagaan natin, napakaganda ng resulta ng vermity. Ganun din namin ginamit siya sa mushroom para kontra anay at saka sa langgam. Ito, di ba kanina, meron tayong pinag-usapan na 60,000 na kumita, sabi nyo, malaki na. Hindi lang doon nagtatapos. Yung pinaka-spent substrate ni Bulba, ipakain mo kay ANC. Ang product nun, vermicast. Oo. Ito. Itong vermicast, pagka ginawa mong tea, yung through by aqua fermentation, pwede mo siyang gamitin as parang pesticide laban sa anay, Okay. Ito naman kasi, kumbaga parang ang naging makina yung bulate. Opo. Para magkaroon ng complete decomposition or synthesis yung natitirapang compound material sa spent substrate. Kinain siya ni bulate, nung makain siya, itinae, ito na 'yon. Yes. Opo. Na nabebenta rin. Yes. Maganda ang ating topic at sigurado ako interesado po kayo lahat. Kaya kaso nga lang kailangan ko muna putulin, magbe-break po muna tayo. Ito po ang Agree Ako Diyan. Agree Ako Diyan. Agree Ako Diyan. Agree Ako Diyan. Magbabalik po ang Agree Ako Diyan. Brother Jerry, ang tanong ko sa iyong mga sinabi kanina, ilan po ba ang kailangan para po mag-manage ng ating mushroom? Ilan po ang nagmamanage sa inyo? Saka gaano ba kalaki yung garden nyo dyan, sir? Actually, yun ang isa sa maganda sa magtanim ka ng bulba. Kung magtatanim ka ng pechay, na anihin mo siya in 3 weeks, araw-araw ang gagawin mong pag-aalaga. Didiligin mo yan, papatabaan mo yan. Sa bulba, hindi. Ang trabaho sa bulba, yung first day, ang gagawin mo dyan, ilulubog mo sa tubig yung pinaka-substrate. Kung gagawa ka naman ng composted additives, ang gagawin mo naman, ipe-ferment siya ng mga 5 days or 7 days. Ngayon, once na yan ay available na, pag pinagsama-sama mo, ipe-prepare mo yan sa isang bed. Naka-prepare na siya yung pinaka-substrate. Halimbawa, kagaya ng banana leaves, ilulubog mo siya ng 8 hours overnight. Tapos, papapiktikan, yung sabihin, patutuluin para wag over moist. Ilalagay mo na siya, isasalansan mo na siya. Isasalansan mo.
After mong maisalansan yan, lalagyan mo na siya ng spoon. Yung araw na yon, yung oras na yon. Hanggang sa makakong outdoor to, hanggang sa 7 layers. Pagkatapos mong maisalansan yan ng 7 layers, lalagyan mo na siya ng plastic para sa temperature moisture control. Diba? Pagka nailagay mo na yung plastic, naisalansan mo na, nailagay mo na yung plastic, wala ka nang gagawin. Maghihintay ka na lang na titingnan mo kung merong infestation, babantayan mo, lalagyan mo ng asin, pero wala ka nang gagawin doon sa pinaka planting bed. Maghihintay ka na ng 10 to 12 days, ang gagawin mo na ngayon, aani ka na. After harvest, paano ang storage niyan? Saka, okay. May oras ba yung pag-harvest ng mushroom? Usually, ang practice, mas magandang umani ka yung maagang maaga. Lalo na sa mushroom. Kasi ang isa sa pag-handle sa marketing ng bulba, hindi masyadong matagal ang lifespan niya. Madali siyang malanta. Yes. Kaya ang gagawin mo, ang ginagawa namin, nagkakaroon kami ng pre-order. Isipin, ano ba, aani ka sa mga 2 to 3 days. Meron ka ng pre-order ngayon. Para pag-ani mo, automatic, meron ka na kaagad pagdadalhan. At yun naman ang gustong-gusto ng mga ano, ng mga buyer. Kasi pagka press na press yung inani mo, talaga makapag-dictate ka naman ng presyo. So, ngayon, halimbawa. Marami na kayo na pagdadalhan at pagbebentahan ng ani? Actually, ang potential market ng bulba sa Manila per day is 400 kilos. Manila lang yun. Kaya kung yung 400 kilos, sabihin mo nang wag 500 kasi sabihin mo nang wholesale 400 times 400, that is 160,000. Manila pa lang. Wala pa yun sa iba't ibang mga probinsya. Kaya talagang malaki yung market potential na hindi pa marami ang natututong kumain ng mushroom. Kunti pa lang. Ang karamihan ng talagang kumakain ng mushroom, usually mga Chinese. Yan ang talaga kasi sa China, talagang isa siya sa pinakamalakas mag-produce ng mushroom eh. Kaya ang malakas na market nandiyan sa parting Chinatown, 400. Kahit po ngayong pandemic, mataas pa rin ang demand for mushroom. Lalo na ngayon na ang mga doktor inirekomenda na kung gusto mo lumakas ang resistensya mo, kumain ka ng mushroom. Kasi ang mushroom, hindi ka maapektuhan ng high blood. Hindi kagaya ng mga masarap na baka at kaboy, pagka kumain ka, tatamaan ka ng high blood. Ang mushroom hindi. Ang mushroom may claim na talagang nagpapalakas ng immune system. Kaya in effect, kung talagang ito ay ating ipapropagate, mapakarami ang makikinabang, una, yung kakain. Kasi magiging healthy diet. Tapos yung producer, yung farmer, bukod sa mahina ang kita niya sa palay, pero tinuruan natin siyang i-utilize yung kanyang mga straw, yung pinaka-byproduct, tumaas at gumanda yung kita ng farmer, nakatulong tayo sa magsasaka. Tapos, nakatulong din tayo sa environment kasi wala tayong mga susunugin. Mm-hmm. Hindi ka nag-aalaga ng mushroom, ang ginagawa ng mga farmer, pagka magsasaka na, ang gagawin, susunugin yung mga ano para madaling ano. Ito, wala. Kaya merong tinatawag tayo na balance ecology, yung na ibabalance natin, na ibabalik talaga natin sa tamang proseso, yung halimbawa, yung byproduct, maibalik uli sa lupa sa pamamagitan ng decomposer. Ang mushroom kasi is one decomposer. Napag-aralan natin yan, di ba? Part of actinomyces. Na pagka dinecompose ni mushroom, automatic babalik siya sa lupa. Hindi siya nasunog. Kasi pagka nasunog, pupunta siya sa atmosphere, magiging nakakasira pa ng ozone o sa climate change. Kaya talagang mas maganda na ating pagtulong-tulungan, lalo sa ating bansa na tayo, sabi nga, developing countries, isa sa dapat nating
pagtulong-tulungan na mailapit sana sa ating pamahalaan. Ito yung pagkupos kung paano ang mga tao matututong mag-alaga ng mushroom. Kahit hindi siya magbenta sa sariling konsumo, meron na tayo kaagad pakinabang. Yes. Sir Jerry, yan ba yung objective ng inyong, binabanggit mo yung mushroom caravan ngayong September? Yan po ba yung ano, yes, objective inyong gagawin? Ang talagang nag-udyok sa amin, kaya kailangan ito'y matupad, yung mushroom caravan. Marami ng attempt ang ginagawa ng mga mushroom grower. Pero nagkaroon niya kasi ng lockdown, almost 2 years na. Kaya nag-isip kami ng isang design na kahit tayo ay nasa sarili nating bahay, pwede tayong mamasyal. Na yan ang, yun ang isa sa na-establish namin ng grupo. Palibasa, ito ay dati from Paradise lang yung grupo. Dumami ito hanggang from Region 1 hanggang Region 12. Nagkaroon kami ng kumbaga group effort na lahat ng region merong nagko-contribute. Kaya nakagawa kami ng isang scheme na sinasabing caravan pero nasa bahay ka. Pagka kasi sinabi mong caravan, kailangan lumabas ka eh. Di ba? Caravan. Ito hindi. Caravan pero nasa bahay ka. Kaya yun yung kumbaga innovation na ginamit natin yung salitang caravan kasi makakapamasyal ka sa Region 1, parting Cagayan, parting Ilocos, hanggang General Santos na hindi ka umaalis ng iyong tahanan. Magandang abangan yan, Miss Amy. Opo. Maganda to. Maganda. Maganda. Magandang ano. O, diba? Pwedeng ano, pwede talagang pagkakitaan ng ating mga kababayan. Kung yes, interesado po na mag-alaga ng kabuting saging, paano po nila kayo makukontakt? Actually, ganito. Sa iba, sa trend kasi ng existing program, marami kasing mga nagbebenta ng spoon. Na pagka umorder sa kanila, bentahan nila agad. Pero sa naging scheme ng ASF, pagka umorder sa iyo, hindi namin sila kaagad bebentahan. Kailangan muna mag-undergo sila sa ASF tutorial. Kasi kapag ang isang produkto o isang item, ibinigay mo na hindi niya alam ang procedure, mas malamang sa mag-fade, sasabihin pangit yung spoon mo. Kaya ang ginawa namin, package. May technology kaming ituturo na libre naman, kasi pre-tutorial. Pagkatapos na siya ay maturuan, tsaka namin siya ipoprovide. Nung, yes. Mas maganda yun. Opo. Ganun ang ginawa namin scheme. Yes. Kaya pala ASF, kaya pala Accelerated Sustainable Farming. Kasi yan yung mga nagiging problema nga nung ano eh. Sabi nyo nga, bibili, tapos hindi alam anong gagawin, nagfe-fail. So kung ganyan, more sustainable dahil binahagi nyo sa kanila yung ano eh, yung teknolohiya. O yung kaalaman para maalagaan ng mabuti yung binili sa inyo na mushroom spawns. Yeah, magandang ano? Programa yan na Manong Jerry at na ako rin sasali kasi lumbuhan ko, nag-fail ako. Oo. Kahit nasa urban area, when? Gusto mong kumain ng kabuting tigpa 500 o 600, pwede kang makakain. Paano ang paraan? Yun ang ituturo ng ASF. Kaya, umattend kayo ng caravan. September 19. Yeah. Mm. May registration po ba ito, Brother Jerry? Actually, doon sa mga naging participants sa ASF, ang ginawa namin, binigyan namin sila ng libreng trial materials, 5 packs, na nagkakahalaga ng 250. Tapos, nag-under ko sila sa direct training under Master Robert Versosa. Na kung talagang sila dadaan sa tutorial ni Master, every participant, sinisingil niya ng 5,000. Pero dito, ang ginawa namin, pinakiusapan namin si Sir Robert Versosa para tulong sa pagdami ng maraming magiging kabuteros. Hindi siya naghingi ng 5,000. Anong ginawa niya? May libreng spoon, 250. Tapos 5,000, di bali ano na yun? Di bali 5,250. Tapos bibigyan pa rin niya ng certificate. May certificate.
ang ibibigay niya as registration fee, 1,000. Ngayon, sa Sigma, eh di may bayad din pala. Hindi rin. Kasi yung 1,000, ang ginawa namin, inipon namin lahat yung 1,000 nila, gumawa kami ng price incentive. Para naman magkaroon sila ng drive na talagang galingan nila. Mm. Meron kaming classification na newbie, meron kaming classification na advanced. Na parehas na may premyo, yung first, second, third. Kaya yung nalikom namin na 1,000, ibinalik din namin sa kanila. Pwede na pandagdag ng puhunan. Gusto nila ibinalik namin sa kanila para ang maipakitang objective, kailangan talaga merong sumuporta. Yes. Sa kumbaga sa layunin ito, kasi wala sa ngayon talaga, medyo parang hindi pa kami, wala pa kaming boses sa kinauukulan. Kaya sana sa pamamagitan ng atin ninyo, magkamatulungan nyo kami, na sana ito ay maiparating para masuportahan yung industriya ng magkakabuti. Kasendo, pwede, di ba? Dahil... Ganda ito. Maganda. Opo. Eh, supportado po namin kayo dyan kasi ka-agree nyo kami dyan eh. Na, okay. Salamat po. Salamat po. Sir, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming programa. Marami kaming mga bagong natutunan. Kasi Oyster, familiar na kami. Pero dito sa Kabuting Saging, ito'y bago sa amin. At sigurado ko na napakagandang negosyo pala na to. 3-in-1, no? Meron ka na sa Vermity, Vermicast. Pwede pa ulit sa Oyster. And then, doon nga mismo sa mismong Kabute, Mushroom. Pwede po. So, maraming salamat po, sir. Meron lang akong gusto idagdag kung pwede. Sige po. Okay. Doon kasi sa magpapa-register sa 500, meron kaming ibibigay na ganito. Magbibigay kami ng taniman. Ito. May tray na nakasama. Oo, tapos sa loob nito, meron ng planting substrate kasama. Hmm. Tapos may kasama siyang spoon. Ito. Opo. Tapos ito, meron siyang kasamang vermicast kung halimbawa meron siyang halaman. Na ito, kung halimbawa ipamimigay namin, doon pa rin sa 500 nila, meron silang free na ipamimigay namin ganito na pwede silang sumabay doon sa caravan, date of the caravan. Ayan. Kaya in effect, halos kung magtatanim sila, ganun din ang magiging puhunan nila, umpisa, 500. Ang naging objective namin, dumami ang natutong magtanim kasi nakapanood siya ng lecture ni Sir Robert Versosa. Maganda yan, no? At least, maraming maingganyo pag ganun ang sistema. Tsaka, subukan nga tayong mag-join ng caravan. Oo, nakakainganyo na sumali sa caravan. At maraming salamat po, Sir Jerry, sa pagbabahagi sa amin ng isang alternatibong pagkakakitaan ng ating mga kababayan. Isang masustansyang vegetable. Mushroom, di ba? Mm. Na sabi ko nga, matagal ko na siyang kilala pero hindi na ako nakakita uli mula nung ako ay bata. So sana ay marami pa po ang sumali sa inyong grupo at mag-aral at magtanim at kumita dito sa ating napag-usapan ngayong hapon. Maraming salamat po. Ako mismo, siguro mag-e-enroll na ako para... Ayan! So maraming salamat po ulit, Brother Jerry, sa inyong pagbahagi ng inyong kaalaman at sana po ay marami nga po ang mag-join sa inyong caravan. Pansamantala po, maghihiwa-hiwalay po muna tayo, pero magbabalik po ang Agree Ako Dyan sa mga susunod na araw. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.